pagtotohanin natin ang lahat. Papakasalan kita. Bakit mo ako papakasalan? Hindi mo ako kailangang pakasalan dahil lang wala ang ama ng mga anak ko. Hindi awa ang sasagip sa amin. Hindi mo yun kailangang gawin. Huwag mo akong kaawaan at pakasalan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Cham, ang magiging gabay ninyo sa isang kwentong puno ng di inaasahang pangyayari at mga pasabog na emosyon. Samahan niyo akong tunghayan ang kwento ni Kael, ang bilyonaryong napasok sa sitwasyon na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Magsisimula ang lahat sa isang araw na akala ni Kael ay magiging karaniwan lamang. Pero may sorpresa ang kapalaran para sa kanya. Tara! At sabay nating tuklasin ang kwento ni Kael at Jane. Mama, huwag kayong mag-alala. Flight ko na ngayon. Huwag niyo na akong sunduin para hindi na kayo mapagod. Naroon si Jane sa isa sa mga airport sa Taiwan, habang kabi-kabila ang mga naglalakad na iba't ibang mga lahi. Napakunot noo si Kael sa naririnig ng babae. Sandali pa siyang lumingon nang may tumama sa kanyang ulo. Isang bag na sakbit ng buntis ang nakita niya. Kaya nagtitimpi na lang siyang huminga at hinagod ang buhok. At saka baka sa susunod pa yung balikbayan box ko. Patuloy niya habang ka-video call ang ina na si Divina. O sige, ikaw nang bahala. Iyong ama ng mga anak mo, kasama mo na ba? Tila may hinahanap pa itong kasama niya. Inilibot ni Jane ang paningin sa paligid bago nagpapanggap na sabik na hinarap muli ang cellphone. Alam mo ba, Mama? Marami akong daladalang lotion. Huwag mong ibahin ang usapan. Huwag mong ibahin ang usapan. Iyang nakabuntis sa'yo. Kasama mo ba, ha? Sandali siyang napapikit. Siguradong kapag sumagot siya ng totoo, malamang mabingi siya sa sermon ng ina. Isa pa, ayaw niya itong madismaya. Ano? Kasama mo ba? Halos mabasag ang speaker ng kanyang cellphone sa lakas ng boses nito. Baliwala ang isang oras na layo ng Pilipinas sa Taiwan sa boses ni Divina. Nasaan? Gusto ko siyang makita! Tumayo pa sa kinauupuan ang ginang, sumilip-silip at parang literal na lalago sa screen ng cellphone niya. Hoy Mary Jane, huwag kang uuwi ng mag-isa na malaki ang tiyan! Isama mo ang magaling na lalaking dahilan kung bakit para ka nakalunok ng pakwan. Mama, sandali lang po. Parang walang signal. Hindi ko kayo marinig. Para-paraan niya at inilayo ang cellphone. Nagmamadaling tumanaw si Jane kung saan. Boarding na ng flight ko. Kita na lang tayo sa Pilipinas. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone nang ibaba ang video call ng ina. Bago siya sumandal, ipinatong ang ulo sa likod ng silya at tumingala. Bahagya pero pigil ang inis ni Kael ng banayad na umusod sa kinauupuan, matapos ilaylay ng babae ang ulo sa kanyang likuran. Ano pang sasabihin ko kay Mama? Tanong ni Jane sa sarili. Marahan siyang dumiretso at hinawakan ang tiyan. Ilang araw na lang din manganganak na siya sa tatlong kambal na kanyang dinadala. Pinayagan naman siya ng doktor dahil wala naman siyang iniinda. Idagdag pang hindi naman mahaba ang biyahe. Pasensya na mga anak ka. Wala ang tatay ninyo. Hinaplos niya ang sariling tiyan. Nagsalubong ang kilay ng binata habang naririnig ang sinasabi ng babaeng nasa likuran. Paano ko ba sasabihin sa lola ninyo ang lahat? Napahawak si Kael sa kinauupuan nang maramdaman ang malakas na pag-alog nito. Dahil sa babaeng buntis na bigla na lang inalis ang likod sa silya. Sabihin ko kaya naiwan ng flight ang tatay ninyo? O kaya nahulog sa eroplano? Tanong ito sa mga batang nasa sinapupunan. Ngumisi siya sa narinig. Maniwala kaya siya? Ano's tingin ninyo? Patuloy na kausap ng buntis sa tiyan. Crazy. Otomatikong lumingon si Jane matapos marinig ang boses na iyon. Nakakunot noong nagpalingali nga siya. Ako bang tinutukoy niyang baliw? Tanong niya sa sarili. Pero wala namang makakaget sa sinasabi ko. Wala naman akong kababayan dito. Muli niyang itinitig ang mata diretso. Si Kael naman ay binalingan ang babae na sigurado siyang hindi alam na kanina pa niya naririnig ang mga sinasabi nito.
Basta mga anak, kahit anong mangyari, sa oras na lumabas kayo, mamahalin at poprotektahan ko kayo. Kumurap ang mata niya at pinagkatitigan ang nakatagilid na mukha ng babae. Maliit siyang napangiti at humanga sa pagmamahal nito para sa mga munting buhay na nasa sariling tiyan. Jane! Agad na tumindig si Jane nang matanaw ang kababayan na nakilala sa Taiwan at naging kaibigan. Ate Frisi! Hawak niya ang balakang nang kumaway dito. Buti na abutan pa kita! Anong nangyari? Nakita mo na ba siya? Umaas ang tanong niya. Ayun na nga, Jane. Nagpunta ako sa sinasabi mong apartment pero wala nang tao doon. Sagot ng kaharap. Problemadong hinawi ni Jane ang buhok at tumanaw sa malayo. Paano na yan? Anong sasabihin mo sa mama mo? Hinawakan pa siya ni Percy sa kamay. Siguradong hahanapin niya ang tatay ng mga anak mo. Dugtong pa nito. Susubukan ko na lang siyang tawagan. Kinuha niya ang cellphone at agad na tinipa ang numero ni Jeff, ang Pinoy na boyfriend niya ng halos isang taon. Busy tone lang ang naririnig ni Jane sa kabilang linya kaya pikon niyang ibinaba ang hawak. Hindi niya sinasagot. Wika niya. Mahirap hanapin ang ayaw magpahanap, kaya hayaan mo na lang ang lalaking yun. Payo ni Percy. Malungkot niya itong tinitigan. Hanggang sa mapatingin siya sa departure board. Muli niyang binalikan ng atensyon ang kaharap. Malapit na ang boarding ko. Mauna na ako. Ingat kayong mag-iina, Jane, ha? Ikaw din, Ate Percy. Nagyakap sila sandali. I'm really sorry for what happened earlier. Nakayukong paumanhin ng Taiwanese na sekretarya ni Kael. Hindi kasi sinadyang matapunan siya nito ng kape, dahilan para pahiramin siya ng damit ng gwardyang si Brandon. Don't worry about it. Here's your boarding pass and passport, sir. Tumindig ang binata at kinuha sa sekretarya ang inabot nito. Have a safe flight, Mr. Kael. Aniya pa ng sekretary. Kinuha niya mula sa bulsa ang sunglasses at sinuot. Malamodelo ang lakad ng binatang bilyonaryo sa simpleng kamiseta nitong suot. Habang si Jay naman ay hindi magkandabit-bit sa travel bag habang sapo ang ilalim ng malaking tiyan. Good morning, passengers. This is a pre-boarding announcement for flight. Naku, bilis, bilis! Kausap niya sa sarili habang banayad ang bilis sa paglalakad. Jane, mag-ingat ka! Narinig pa niyang paalala ni Percy. Muli siyang humarap dito at nakangiting kumaway. Huwag kang mag-alala! Matindi ang kapit ng triplets ko! Pumasok na siya sa lugar kung saan siya dadalhin ng sasakyan pabalik sa lugar na kinalakihan. Excuse me? Tiningala ni Jane ang may katabaan at maputing lalaki. Alangang sinulyapan niya ang bakanting silya na katabi. That's my seat. Dagdag nito. Alright, wait a minute, kaping mainit. Bumuelo siya para tumayo at para bigyang daan na rin ang makakatabi. Napangiwi siya nang makitang ipinagsiksikan nito ang sarili sa kapirasong espasyo at isinadlak ang malaking katawan sa upuan. Napalunok siya at marahang bumalik sa pwesto. Sana lang ay wala silang maging problema sa buong biyahe. Mahinang buntong hininga ang ginawa ni Jane. Ngayon pa lang, kailangan niyang mag-isip ng malatelenovelang paliwanag sa kanyang ina. Kung paano umabot na nabuntis siya ng walang hiyang boyfriend niya na nangako ng kasal sa kanya. Huwag kang magpapakita sa akin, animal ka! Galit niyang wika habang namimilog ang butas ng ilong. Naalala pa niya ang matatamis na pangako nito. Katrabaho niya ito sa isang kumpanya sa Taiwan dahil kalahi ay agad itong naging malapit sa kanya. Kalaunan, niligawan siya at ibinigay ang lahat-lahat. Pero unang buwan pa lang ng pagbubuntis niya ay parang magic na nawala ang lalaking iyon. Mahirap itago sa pamilya, lalo na sa ina sa Pilipinas, ang paglaki ng kanyang tiyan. Kaya laging half-body na parang isang picture ang kuha niya sa tuwing nakikipag-video call dito. Ngayon na manganganak na siya, mas gusto niyang makasama ang pamilya. Good morning, sir. What do you like to drink? Tanong ng flight attendant sa kauna-unahang nakaupo sa first class at VIP na pasahero ng eroplano. Tea, please. Seryosong sagot ni Kael
at nilinga ang bintana kung saan komportableng nakaupo. Naroon ang mga asul at puting ulap na animoy usok. Here, sir. Magalang na inilapag nito ang maiinom sa mesa. Nakadekwatro si Kael sa kinauupuan ng tunggain iyon. Pauwi na siya sa Pilipinas matapos ang ilang linggo na pananatili sa Taiwan para sa isang convention. Malayo pa ba? Impit na tanong ni Jane sa sarili nang tumayo sa kinauupuan. Sikip na sikip ang pwesto niya, palibhasa, nasa economy class. Naghihilik pa ang katabi niyang lalaki. Miss? Yes, ma'am? Nilapitan siya ng flight attendant at hinagod ng tingin ang may kalakihan niyang tiyan. Wala pa ba tayo sa Pilipinas? Naiinip niyang tanong. Malapit na po tayong mag-take off. Please be seated, ma'am. Inalalayan siya nitong bumalik sa kinauupuan. Wala na siyang nagawa kundi tanawin ang loob ng eroplano. Nahimas niya ang tiyan. Ramdam niya ang nananakit na likod. Napatingin sa unahang pwesto si Jane nang marinig ang anunsyo na pagbaba ng kanilang eroplano. Sa pagsilip niya sa bintana ay naroon ang runway ng airport. Mga anak, nakauwi na tayo. Halos naiyak pa siya dahil sa saya dahil alam niyang nasa lugar na siya kung nasaan ang pinangungulilaang pamilya. Nagsimulang tumayo ang mga pasahero. Siya naman ang tumindig ay naramdaman ang pananakit ng tiyan. Ma'am, are you okay? Naroon agad ang flight attendant at lumapit sa kanya. Oo. Umatras siya nang tulungan siya nitong ibaba ang ilang gamit. Nakangiwi si Jane habang naglalakad kasabay ang ilang pasahero na hinihintay ng kani-kanilang pamilya. Aray! Sandali siyang huminto at napahawak sa tiyan. Pinilit pa rin niyang maglakad habang sapo-sapo iyon. Dama niya ang hindi maipaliwanag na sakit. Dapat yata nagpasundo siya sa kanyang ina. Pero bukod sa gastos lang iyon, ay baka sa mismong airport pa ito magwala sa oras na makitang wala siyang kasamang ama na kanyang daladala. Magulo at maraming tao ang nasa labas ng airport. Pilit tinatagan ni Jane ang katawan. Nag-umpisa siyang maglakad habang hila-hila ang isang maleta at travel bag. Pahinto-hinto siya dahil sa nilalaban ng sakit ng tiyan at likod. May kalayuan na siya sa airport at napaupo sa tabi ng daan. Napapikit siya sa sakit ng mapaupo kung saan. Mga anak, sandali lang ha. Huwag muna kayong lalabas, please. Nag-aalalang sambit niya sa mga sanggol na nasa tiyan. Hawak-hawak ni Jane ang ilalim ng tiyan habang wala na siyang poise sa pagkakabuka ng mga hita. Tumutulo na rin ang kanyang luha. Luminga siya sa kung saan. Tulong! Mahina at hirap niyang wika. Pero sa dinami-rami ng tao at mga sasakyan, eksaktong wala namang dumadaan para makita siya. Napasigaw na lamang siya sa sakit at tumingala. Mga anak, wait lang! Iyak niya at pilit na kinalma ang sarili. Jane, kumalma ka! Kausap niya mismo ang sarili. Lumunok siya bago huminga ng malalim. Inhale! Exhale! Patuloy nitong pagkalma sa sarili. Pero napapapikit pa rin siya at muling napahiyaw. Wisit ka, Jeff! Paano mo nagawang iwan ang mga anak mo? Sigaw niya sa daan habang nakahawak sa tiyan at nakabuka ang mga hita. Sa kabilang banda naman, nag-arko ang mga kilay ni Kael habang palapit ang sinasakyang kotse. Tanaw na tanaw niya ang isang babae sa daan. Sa paglinga ni Jane ay kumislap ang lumuluhan niyang mga mata. Tulong! Buong pag-asang sigaw niya. At kahit nahihirapan, ay kinampay ang kamay. Diretso ang tingin ng binatang nagmamaneho at mariin ang pagkakaapak sa silinyador. Hirap siyang tumayo habang hawak ang balakang. Nananatili siya sa gilid ng kalsada at kumaway. Tulong! Help me! Hiyaw niya. Sandaling sinulyapan ni Kael ang tumutunog na cellphone. Yes. Bungad niya agad. Napangiti si Jane nang palapit na ang tinatanaw.
Pero kasabay ng hangin mula sa pagragasa ng isang kotse ay nawala rin ang saya sa kanyang mukha. Lumampas ito sa kanya. Ganoon na rin ang ilan pang kasunod na tila ba convoy ng nasa unahang sasakyan. Hindi siya makapaniwalang sinundan iyon ng tingin. Sinadya ba ng mga itong lampasan ang tulad niyang buntis at kailangan ng tulong? Nagising lang siya sa pagkabigla nang muling sumakit ang tiyan. Aray! Aray ko po! Ungol niya at hindi alam kung anong hahawakan. Kahit nahihirapan ay tinanaw niya ang mga kotseng dinaanan lamang siya. Mga walang puso! Sigaw niya. Sinulyapan ni Kael ang side mirror. Otomatikong nag-arko ang kilay niya nang matanaw ang nakaumbok nitong tiyan. Pinaliit pa niya ang mga mata para tingnan ito ng mabuti dahil parang hirap ang babae. Sir! Rinig niyang untag ni Brandon sa earphones na suot niya. Mukhang kailangan po ng tulong ng babae. Sa pangalawang beses ay sinulyapan ng binata ang side mirror. Naroon nga ang babae at napaupo na sa kalsada. Agad na nagpreno si Kael nang marinig ang hiyaw ng estranghera. Kasunod niyang huminto ang mga sasakyan sa likod. Mariin ang kapit niya sa manibela habang sinilip ang side mirror. Naroon ang buntis, halos himatayin na. Sir? Tanong ng gwardya sa linya. Mabilis na iniikot ni Kael ang manibela pabalik. Naiiyak na nakatingala si Jane sa langit. Ramdam ang pagsabog ng panumbigan at matinding sakit sa tiyan. Nanginig ang buo niyang katawan. Nananalangin na sana'y ligtas ang kanyang mga anak. Muling sumigaw si Jane habang tumutulo ang pawis. Sa pagtingala, nakita niya ang mukha ng isang lalaki. Napangiti si Jane habang tinitigan siya ni Kael. Kaswal na inutusan ni Kael ang mga gwardya. Buhatin ninyo siya. We will take her to the hospital. Akma siyang lalakad nang may humawak sa kamay niya. Mga anak na ako, tulungan mo ako. Iyak ni Jane. Sir, sumabog na po ang panubigan niya. Sabi ni Brandon. Automatikong tumingin si Kael sa pagitan ng hita ng babae at nakita ang tumutulong tubig. Tulungan mo ako, yung mga anak ko. Bumaba si Kael para buhatin si Jane. Nagulat sina Brandon nang humarap siya. Kotse! Utos niya. Yes, sir! Sagot ni Brandon habang nagmamadaling binuksan ang pinto ng kotse at isinakay si Jane. Mabilis ang pagmamaneho ni Brandon. Binging-bingi si Kael sa sigaw ng babaeng manganganak na. Walang hiya ka talaga, Jeff! Sigaw ni Jane. Huwag na huwag ka magpapakita sa akin sa oras ng mga anak ko, animal ka! Hingal na hingal si Jane nang sandaling huminto ang paghilab. Hinawakan niya ang kamay ni Kael na nababalisa at nakadama ng awa. Stop it! Awat ni Kael sa buntis na mahigpit ang kapit sa damit niya. Hirap na hirap siya habang lumalapit sa ospital. Emergency! Sigaw ni Brandon. Agad na lumabas ang mga nurse na may dalang stretcher. Maingat na ibinaba ni Kael si Jane. Humihingal habang gulong-gulo ang buhok at damit. Patuloy ang paglilabor ni Jane. Ngunit bago itulak ng mga nurse ang stretcher, nahagip ni Jane ang kamay ni Kael. Nadala siya ng mabilis na pagpasok sa ospital. Naguguluhan pero sumunod ang mga gwardya. Patakbo si Kael para makasabay sa mga nurse, hindi makabitaw sa kamay ni Jane. Binuksan ang pinto ng delivery room. Dahan-dahang bumitaw ang kamay ni Kael. Ngunit nang ang huling daliri na lamang ang nakakawit, tiningala siya ni Jane at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sir, pwede niyo hong samahan ang misis ninyo sa loob ng delivery room. Sabi ng nurse. No, she's not my... Ang sakit na ng tiyan ko, halika na! Hilong-hilo si Kael nang hilahin ni Jane papasok sa delivery room. Kasunod nilang sumilip sina Brandon sa loob. Nakita ang bilyonaryo na kasunod ni Jane. 1, 2, 3, push! Sigaw ng doktor. Isang nakakabinging hiyaw ang umalingaw-ngaw sa delivery room. Pagkatapos ng buong lakas na pag-ire, inangat ng doktor ang sanggol. Congratulations! It's a boy! Sabi ng doktor. Anak! Bulong ni Jane.
humihingal at bumitaw sa kamay ni Kael. Muli, bumalik ang sakit. Naglabas-masok ang hangin sa bibig ni Jane. Humawak ng mahigpit sa hospital bed. Push lang ulit, Mommy! Utos ng doktor. Huminga ng malalim si Kael. Lumapit kay Jane at kusa nang kinuha ang palad nito. Push! Seryoso at mahina niyang wika. Tumango si Jane. Inihanda ang sarili at mariing kumapit sa palad ni Kael. Babae ang kakambal ng anak ninyo, ma'am! Anunsyo ng nurse. Hawak sa mga paa ang bagong silang na bata. Sandali! Sabi ni Kael, napatingin kay Jane. Hinuwakan ni Jane ang tiyan. May lalabas pa! Sagot niya. Ramdam ang paghilab. Sumilip ang doktor. Triplets ang anak mo, Mrs. Napatingin si Kael kay Jane. Tumango ito at ngumiti. Sa huling pagkalabas ng anak, mariing ipinikit ni Jane ang mga mata. Kitang-kita ni Kael ang hirap na dinanas niya. Magkahalo na ang pawis at luha ni Jane. Marahan niyang binitawan ang kamay nito at pinagmasda ng mukha. Mister, baka ho gusto ninyong kargahin ang isa sa mga triplets ninyo. Sabi ng nurse. Bit-bit ang batang nakabalot sa kulay rosas na lampin. Hindi ako ang... Hindi natapos ni Kael ang sasabihin nang iniabot sa kanya ang sanggol. Nang madama ang init ng baby, tila ba siya talaga ang ama nito. Ang ganda po ng kambal ninyo! Sabi ng nurse. Natural na gumuhit ang ngiti sa labi ni Kael habang pinagmamasdan ang sanggol. Mister, ito pa po ang dalawa pang anak ninyo. Sabi ng nurse, inihandog sa kanya ang dalawang sanggol na lalaki na lalong nagpaluwag sa kanyang ngiti. Congratulations po, mister! Bati ng mga nurse at doktor. Seryosong napatingin si Kael sa kanila kahit hindi niya kilala si Jane o ang mga bata. Sir Kael! Tawag ni Brandon pagpasok sa delivery room. Anong nangyari sa inyo? Umalis na tayo. Sagot ni Kael, pagod. Mister, sandali lang po! Habol ng nurse. Kailangan niyo pong pumunta sa register office para sa birth registration ng triplets ninyo. Seryosong nilingon ni Kael si Brandon na agad namang pumormal. Muling tumingin si Kael sa nurse. I'm sorry, but I'm not there for... Nurse, kailangan na tayo sa emergency room! Naputol ang sasabihin ni Kael. Huwag niyo pong kakalimutan na iparegister ang mga babies ninyo, mister, ha? Bilin pa ng nurse bago umalis. Napahinga ng malalim si Kael. Labis na ang abala sa araw niya. Nagtagpo ang tingin nila ni Brandon. I-register niyo po ba yung mga bata? Tanong ni Brandon. Dapat ko ba silang i-register? Balik tanong ni Kael. Tumulong na ho kayo, Sir Kael. Lubos-lubusin niyo na. Payo ni Brandon. Hello, sir. Kayo po bang mister ng nanganganak? Tanong ng babae sa City Civil Registrar Office. Huminga ng malalim si Kael. Sinulyapan si Brandon. No. Paki-fill upan na lang po ito. Kahit hindi ho kayo kasal, pwede nyo rin po ilagay ang pangalan nyo bilang tatay ng mga bata. Paliwanag ng babae, itinuturo ang mga nakasulat sa papel. Ilagay nyo rin po ang napili nyong pangalan ng triplets ninyo para makakuha na kayo ng registration of birth nila. Ipasa nyo lang po kapag tapos na kayo. Dagdag nito bago sila iniwan. Sandali niyang pinagmasdan ang dokumento. Anong sasagot ko rito? Tanong niya kay Brandon. Nagkibit-balikat si Brandon. Napapikit si Kael sa inis. Isang nurse muli ang lumapit sa kanila. Sir, gamit po ng misis niyo at saka tumawag din ng biyanan niyo. Nasabi na po namin ang nangyari kay Ma'am Jane. Papunta na raw ho siya dito. Nagkatinginan si Kael at Brandon at tinanggap ng gwardya ang ibinibigay ng nurse. Iyan na ang sagot sa tanong niya, sir. Si Mary Jane Manil ang ina ng mga bata. Naroon na rin ang address at birthday niya. Sabi ng nurse. Padabog na kinuha ni Kael ang isang ID card. Hawak ang ballpen, ngunit sandaling natigilan. Ano ba ang ipapangalan niya sa tatlong sanggol? Sa paglalakad sa hallway, huminto si Kael sa isang pinto. Naroon si Jane sa loob. Hinawakan niya ang doorknob pero napahinto din siya. Mabigat ang hiningang pinakawala ni Kael at ibinaba ang kamay.
Hindi niyo ho ba kakamustahin si Mary Jane? Tanong ni Brandon. Hindi naman ako doktor para gawin yun. Sagot ni Kael. I did my part here. I'm done. So let's go. Dagdag pa niya. Humakbang na silang dalawa. Nasaan ang anak ko? Napahinto sila nang makita ang isang malusog na ginang nakip-kip ang bag. Kasunod ang isang nurse. Kapag nakita ko yung hudas na lalaking nakabuntis sa anak ko, dudurugin ko siya! Galit na sabi ng ginang na tinuro si Kael ng nurse. Sino sa inyo nakabuntis sa anak ko, ha? Tanong ng ginang, halatang galit. Napalunok si Kael habang nakatitig sa malusog na babae. Nang mapatingin siya kay Brandon, tumuro ito sa kanya. Anong ako? Nalilito niya ring itinuro ang sarili. Sir Kael! Aniya nang nabiglang si Brandon matapos kwelyuhan si Kael. Idikit sa pader at iangat ng ginang. Dahil nabuntis mo ang anak ko, papakasalan mo siya, maliwanag? Kung ayaw mong ang mga bulate makinabang sa katawang lupa mo! Banta nito. Mga sir, ma'am! Magkapanunod silang lumingon. Basta na lang binitawan ni Divina ang binata nang makita ang mga apo na bitbit ng tatlong nurse. Nandito na po mga bata. Pasok na po tayo sa loob para makarga sila ng mommy nila. Aniya ng isa. Nauubong inayos ni Kael ang kwelyo. Sige, sige. Doon na tayo sa loob. Nag-iba agad ang imahe ni Divina. Tuwang-tuwa ito na makita ang mga apo. Nauna nang pumasok ang mga nurse. Nang lingunin siya ng ginang na may matalim na tingin. Ano pang tinitingin mo dyan? Halika na sa loob! Utos nito. Gigil na napahinga si Kael. Mama. Marahang bumangon paupo si Jane. Naroon ang kanyang ina sa gilid ng kama. Tignan mo, eto na ang mga anak mo. Malumanay na saad ni Divina. Inilapat niya ang tingin sa mga nurse. Lumapit ang isa sa kanya at inabot ang babaeng sanggol. Agad na pumatak ang mga luha niya sa saya. Narito pa po ang dalawa ninyong gwapong anak. Nagtungo sa kanya ang dalawang nurse. Sinilip niya ang dalawang sanggol na lalaki at mas nadagdagan ang mga luha niya. Sila po sina Grayson, Grace at Gabe. May maliit na lukot sa noong tiningala niya ang nurse. Iyan po ang pinangalan ng daddy nila sa kanila. Aniya nito. Marahan siyang napatingin sa lalaking nakahalo-kip-kip at seryoso ang anyo. Matagal naghinang ang kanilang mga mata. Grayson, Grace at Gabe. Nakangiting ulit ni Jane. Akmang magpapaliwanag sa Kael pero mukhang lagi siyang inaalat dahil nauunahan na naman siyang magsalita ng ginang. Buti naman at maganda ang naisip mong pangalan nila. Halika nga rito, lalaki! Bakit ba ang layo mo sa mag-iina mo? Singit ni Divina at kumampay pa sa bilyonaryo. Pasimpleng umikot ang mga mata ng binata. Mama! Awat naman ang nahihiyang si Jane. Nasa tapat siya ng pinto! Malay natin, bigla na lang tumakbo yan at tumakas! Katwira ng kanyang ina. Halika! Hinawakan nito sa braso si Kael at inilapit. Mama! Hiyang-hiya si Jane sa nangyayari. Nagtama ang mga mata nila ng estranghero nang dalhin ito ng ina sa tabi ng kanyang kama. Sir, ito po si Grayson. Siya po ang panganay ninyo. Inabot kay Kael ang babae na tinanggap naman niya. Si Divina naman ay nagboluntaryong kinuha ang sanggol na si Gabe. Lumabas na ang nurse at naiwan sila sa loob. Ano? Kailan ang kasal? Automatikong napatingin si Jane at ang binata sa ginang. Bakit? Sabihin ninyo sa akin kung kailan. Kaswal nitong dagdag. Alangang tiningala niya ang lalaking na pagkamalang ama ng mga anak niya. At nang masalubong ang tingin nito, ay nagmamadali siyang bumaling sa ina. Mama, kasi bagong panganak pa lang po ako, kaya baka sa susunod. Ang pangako mo sa akin noon, magpapakasal ka muna bago manganak. Sagot ito. Bahala ko ho sana itabi muna yung ipon ko para sa mga bata. Patuloy niyang pag-intindi rito. Eh anong ginagawa nito? Tinuro ni Divina si Kael.
maiintindihan ko kung paghahatian ninyo ang gastusin para sa kasal. Kumunot noo ang binata. Ibubukas na niya ang bibig para sumagot. Nang basta na lamang umiyak ang sanggol na si Grayson. Mama, kasi... Simulang paliwanag ni Jane. Nakita pa niyang sinulyapan siya ng estrangherong inaalo ang anak sa pag-iyak na tumahan naman. Yung ipon niya para sa pambayad sa ospital. Basta darating tayo sa kasal-kasal na yan. Mag-focus na muna tayo sa triplets. Kinakabahang paliwanag niya. Umismed si Davina. Sige, sige. Basta. Napaatras ang mukha ni Kael nang itaas nito ang hintuturo para bantaan siya. Huwag na huwag mong hindi papakasalan ng anak ko. Huwag mo na rin tangkain na hindi sila panindigan. Naiintindihan mo? Hindi siya sumagot at huminga na lamang. Umiyak lang ang bitbit ni Davina kaya ibinaba nito ang kamay. Huwag ka nang umiyak, apo ko. Hindi ko sasaktan ng daddy mo. Basta huwag niyang sasaktan ng mommy ninyo, ha? Mahinahong kausap nito sa sanggol. Eto Jane, unahin mo na i-breastfeed si Gabe. Ibinaba ng nanay ni Jane ang anak sa kanyang tabi. Nilapitan nito si Brandon at hinagod ng tingin. Sino ba to? Kaibigan mo? Lumingon ito kay Kael. Oho. Napilitan niyang sagot. Halika, samahan mo ako sa labas. Hayaan mo sila riyan. Basta na lang nito hinila si Brandon. Natahimik ang buong kwarto. Marahang ibinaba ni Jane ang tulog na si Grace at si Gabe naman ang binitbit. Huminga ng malalim si Kael at pumihit para harapin ang babaeng malaking abala na sa kanya. Mabilis siyang muling tumalikod nang makita ang pagbe-breastfeed nito. Nahihiyang tinignan ni Jane ang nakatalikod na estrangherong tumulong sa kanya. Salamat. Wika niya. I named your child because the nurses thought I was their father. Paliwanag ng binata at tinitigan ang natutulog na si Grayson. Ayos lang. Ang ganda nga ng ibinigay mong pangalan sa kanila. Salamat. Napakurap ang mata ni Kael. Pwede ka nang humarap. Aniya pa ni Jane. Seryosong pumihit ang lalaki. Dumukwang siya at kinuha ang anak dito matapos ihiga si Gabe. Salamat ulit sa pagtulong. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Naghinang ang mga mata nila. At naalala ni Kael ang hirap na nasaksihan niya. Mailuwa lamang nito ang mga bata. Siguradong kung di dahil sa iyo, baka sa kalsada ko ipinanganak si na Grayson, Grace at Gabe. Pinagmamasdan ng binata ang mga sanggol na payapang natutulog. Ewan ba niya, bakit parang ang gaan ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita ang mga ito? Salamat ulit. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng anghel na ipinadala ng Diyos para sa aming mag-iina? Nag-aarkong mga kilay na nilinga si Jane ng estranghero. Naguluhan yata sa sinasabi niya. Ngumiti naman siya rito. Nung manganganak na kasi ako kanina, nagdasal ako na magpadala sa akin si Lord ng anghel para tulungan ako. Tapos, dumating ka. Hindi napigilan ng binata ang mapangiti sa narinig. Abot langit naman yata ang paglalarawan nito sa kanya. Kusa rin natigilan si Kael nang makitang pinagmamasdan siya ng babae. Agad niyang itinuwid ang likod at nilinis ang lalamunan. I'm Kael. Kael Angelo Presico. Formal niyang pagpapakilala. Tumango-tango si Jane. Hindi niya may tatangging magandang lalaki ang binata. Lihim pa niyang hinagod ito ng tingin. Anong trabaho mo, Kael? Alangan niyang tanong. Pinagkatitigan ni Kael ang babae. Sigurado siyang mabibigla ito sa oras na sabihin niya na isa siyang bilyonaryo. Wala. Naisagot niya. Naguluhan ang imahe ni Jane dahil parang modelo o may-ari ng isang kumpanya ang nasa harapan niya ngayon o baka nga mas higit pa roon. Anyway, I have to go. Saad nito at tumalikod. Sandali, Kael. Huminto ang bilyonaryo. Aalokin sana kita ng trabaho. Wika ng ina ng mga bata. Marahan siyang humarap rito. Kung wala kang trabaho, bibigyan kita. Alangan ang ngiti ni Jane sa inaalok. Anong trabaho? Tanong naman ang binata. Maging ama ng triplets ko.
Awang ang bibig ni Kael sa narinig. Pansamantala lang, hanggat hindi ko pa napapaliwanag sa mama ko ang tungkol sa tunay na ama ng mga anak ko. Asiwang pagpapaliwanag ni Jane. Hindi niya alam kung tama ba ang inaalok niya. Ang gusto niya lang maging dahan-dahan ang pagtatapat sa ina ng katotohanan na nawala ng parang bula ang tatay ng tatlong sanggol. Dahil tingin niya, wala itong planong panindigan sila. Kael, isang buwan lang. Siguradong nasabi ko na sa mama ko noon ang totoo. Patuloy niyang kumbinse. Nananatiling nag-iisip ang binata. Sasahuran kita. Magkano ba gusto mo? Gustong tumaas ng sulok ng labi ni Kael dahil sa naririnig. Wala talaga itong ideya na bilyon ang pera niya. 10,000 kada katapusan? Katapusan ng ano? Ng mundo? Tanong pa ng binata. Siyempre katapusan ng buwan. 10,000. Okay ka na doon? Alangang tanong ni Jane. Seryosong pinagmasdan ni Kael si Jane at bakas na bakas sa anyo nito ang pag-asa. Anong benefits? Usisa pa niya bago humalok kip-kip. Day off, SSS, pag-ibig. Patuloy naman ito. Pag-iisipan ko. Lumaki ang mga mata ni Jane dahil sa saya. Talaga? For now, uuwi na ako. Sige, mag-ingat ka Kael. Maraming salamat. Nakangiti pa rin siya kahit wala na ang lalaking tumulong sa kanilang mag-iina. Napaseryoso lang siya nang pumasok ang ina. Oh, may dala-dala ako mga gamit mo. Sa makalawa na raw pwede na kayong lumabas ng ospital. Aniya ni Divina at ipinatong ang dala-dala sa sofa. Nagpalingalinga ito na tila may hinahanap. Nasaan na yung ama ng triplets mo? Umuwi lang sa kanila. Galit nitong sinalubong ang tingin ni Jane. Babalik rin ho yun, mama. Paunin niya agad. Dapat lang. Nagtungo ang ina sa gilid ng kama ng anak. At magpapakasal na agad kayo, baka tumakbo pa yon. Ang gandang lalaki pa naman ni... Anong ang pangalan ng lalaking yun? Kael ho. Halos hindi lumabas ang pangalan na iyon sa bibig ni Jane. Basta, kailangan ng basbas ng Diyos ang isang pagsasama at para magkaroon ng mga apo ko ng buong pamilya. Pinagmamasdan ni Jane ang ina. Alam naman niyang wala itong hiniling na ikakasama o ikapapahamak niya. Lahat ng ina gusto lamang maisaayos ang buhay ng kanyang anak. At nauunawaan niya iyon, lalo na't isa na rin siyang ganap na ina. Hello, Ate Fursi? Kasalukuyan siyang nakaupo sa kama habang nagbe-breastfeed sa babaeng kambal nang tumawag ang kaibigan. Kamusta ka na? Ayos naman ate, nakapanganak na. Napaaga ng ilang araw. Kwento pa niya, mabuti naman nakaraos ka na at walang nangyari sa inyong mag-iina. Tugon naman ang nasa kabilang linya. Doon lang siya napangiti nang maalala si Kael. Sa Jeff nga pala, hindi ko pa rin nakikita. Ang alam ko, umalis na rin siya sa pabrika. Napatitig siya kung saan. Anong sinabi mo sa mama mo? Yung tumulong sa akin. Siya ang sinabi kong ama ng mga anak ko. Ang sabi ko, babayaran ko na lang siya. Pumayag naman. Kalalabas lang ni Jane sa comfort room matapos magbihis. Naabutan niya ang ina na atubili sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Nasaan ba yan si Kael? Kung kailan lalabas na kayo ng ospital, doon siya wala. Iritang saad ni Divina. Nag-text na ho sa akin. Baka malate raw siya. Kaya mauna na lang tayo. Pagsisinungaling naman niya dahil wala naman siyang contact number ng binata. At hindi niya rin alam kung talagang babalik ito. Bit-bit ni Grace si Jane. Si Divina naman ay si Gabe. Isang nurse ang tumulong sa kanila para kay Grayson. Nauuna siyang lumabas at napahinto rin nang makitang palapit ang lalaking pansamantalang magiging tatay ng kanyang mga anak. Aba Kael, akala ko hindi ka na magpapakita. Bungad ng ginang. Seryosong tinignan ni Kael si Jane. Medyo traffic lang ho, kaya natagalan ako. Lumapit ito sa nurse at kinuha ang sanggol. Narito ang kotse ko. Nagpatiuna itong maglakad. Sumunod naman sila. Ano bang trabaho mo, Kael?
Nagsimulang magtanong si Divina habang lulan sila ng sasakyan. Nagkatinginan naman sina Jane at ang binata habang nasa backseat. Pareho nilang bitbit ang dalawang sanggol. Sa Taiwan ba kayo nagkakilala? Gaano na kayo katagal magkasintahan? Naghinang ang kanilang mga mata, kaya nagmamadaling bumaling siya sa ina. 1 taon. 2 years. Sagot naman ni Kael. Muling nagtama ang tingin nila dahil sa magkaibang sagot nila. Ano ba talaga? Naguguluhang tanong ng Ginang. Matagal nag-usap ang mata nila ni Jane. 1 year kaming mag-on, tapos nagsama kami sa apartment ng halos 1 taon ulit. Nanginginig na tinig na paliwanag niya. That's true. Napipilitang pagsang-ayo naman ng bilyonaryo. Lihim ang pagbuntong hininga ni Jane. Nagagawa niya tuloy magsinungaling sa harap mismo ng mga anak. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong sila ng mga kamag-anak para batiin at i-welcome ang triplets. Naiwan lang ang ilang tsuhin na kainuman ang nagpapanggap na ama ng mga anak niya nang dumilim. Silip-silip niya si Kael. Tatanggapin na ng binata ang baso nang kunin niya. Nako mga uncle, nilalasing niyo naman ang mister ko. Naroon si Jane at ibinalik ang baso sa mesa. Hinawakan niya ito sa braso. Pagod ho si Kael. Kasama ko siya sa ospital hanggang sa paglilabor. Kaya pagpahingain naman natin siya. Kausap niya sa mga kapatid ng ina. Sinalubong niya ang malamlam ng mga mata ng binata. Nagulat pa siya nang tumayo ito. Otomatiko niya itong inalalayan dahil mukhang wala na itong balanse sa kalasingan. Magpapahingan ho kami ni Jane. Sagot naman ng bilyonaryo na may tama na ng alak. Sige, pamangkin! Good night! Salamat sa pagbibigay ng triplet sa amin! Mas lasing na sagot ng tsuhi ni Jane at bangag na nakipag-appear sa akbay-akbay niyang si Kael. Alalay niya ito hanggang umakyat ng mababa nilang hagdan. Kapit-kapit niya ito sa bewang. Kamagulo, Kael! Impit na bawal niya rito. Gustong-gusto na niyang makarating sa kwarto dahil parang lalabas na ang puso niya sa kaba. Mahirap palang ganito sila kalapit ng lalaking ito. Basta na lang itinulak ni Jane ang nakapikit na bilyonaryo sa kama, pero nakasabay siya sa pagbagsak. Nanlalaki ang mga mata niyang hindi sadyang umibabaw dito. Titig na titig siya sa nakapikit at namumulang mukha ng binata. Parang kidlat siyang matulin na tumindig. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan si Kael. Agad siyang tumalikod. Ang plano niya sana ay kapag tulog na ang ina at nakaalis na ang mga bisita at saka niya pa uuwiin si Kael kung saan man ito nakatira. Pero mukhang malabo nang mangyari iyon. Marahang minulat ng binata ang mata at rumehistro roon ang nakatalikod na si Jane. Karga ang isa sa mga kambal at mahinang kumakanta. Napangiti si Kael kahit na masakit ang ulo. Marahan siyang bumangon at napatingin sa kumot na nakatabing sa katawan niya. Ganoon na rin ang mga paa na medyas na lang ang suot. Ako na dyan. Nagulat pa si Jane nang marinig ang boses na iyon. Sa paglingon ay naroon ang nagkukusot ng mga mata na binata. Ako na magpapatulog sa kanya. Kasual at akman itong kukunin si Grayson nang iiwas niya. Nagtama agad ang tingin ng dalawa. Ayos lang. Ako na. Seryosong wika niya. Napakurap naman ang binata. Wala na si Mama. Para gawin mo to. Napalunok si Kael at dahan-dahang ibinaba ang mga braso. Oo nga pala. Hindi nga pala totoo ang lahat. Bakit ba nadadala siya sa mga nangyayari? Bakit nga ba niya gagawin ang responsibilidad ng isang ama? Sa anak na hindi naman galing sa kanya. Bahagyang umatras ang mga paa ng bilyonaryo at inilipat ang mga mata sa natutulog na mga sanggol. May kung anong pitik ang puso niya. Tulog na rin ang mama ko. Pwede ka nang umalis. Sinulya pa ng binata ang ina ng mga bata. Nang marinig ni Jane ang tunog ng pinto, ay doon lamang siya lumingon. Mahina siyang napabuntong hininga.
Mukhang may tama pa rin ang alak ang binata, kaya aakuin ito ang pag-aalaga sa anak kahit walang nakakakita. Sumakay si Kael sa kotse ng sunduin ni Brandon. Halos madaling araw na rin iyon. Sir, amoy alak kayo. Mukhang naparami ang inom niyo ah. Wika pa ng gwardya habang nagmamaneho. Yung mga uncle ni Jane, pinainom ako. Paliwanag naman niya habang sa bintana ang tanaw. Mukhang welcome na welcome kayo sa pamilya ni Miss Jane ah. Tingin niyo sir, kailan niyo masasabi ang totoo sa mama niya? Sa Australia naman ang lipad niyo sa susunod na linggo para magbakasyon. Binalingan niya ang driver. I'm not going anywhere. Agad na sinalubong ni Brandon ang kanyang tingin. Seryoso naman siyang lumingon sa bintana ng kotse at ipinatong ang siko roon. Hanggat kailangan pa ng tulong niya ng mag-iina, mananatili siya rito. Kung bakit? Hindi pa niya alam ang sagot. Ang alam niya lang, nasisiyahan siyang maging ama-amahan ng tatlong bata. Nasaan na ba si Kael? Para matulungan ka sa mga apo ko! Nakatingala sa hagdan si Davina at takmang aakyat. Naalarma namang lumapit si Jane sa ina at hinawakan nito sa braso. Mama! Pigil niya rito. Oh, bakit? Tirik na ang tala at bituin, tapos tulog pa siya? Kasi... Good morning! Magkapanunod silang lumingon at naroon si Kael. Itinaas nito ang bitbit at naglakad palapit sa kanila. Namili lang ho ako ng breakfast. Paliwanag nito. Kinakabahang ngiti ang nagawa ni Jane habang pinagmamasdan ang binata. Nang umiyak ang isa sa mga kambal. Agad na lumapit ito sa babaeng sanggol at kinarga. Inalo-alo na parang tunay na ama. Wala sa loob na pinagmamasdan niya si Kael. Tila nga ang hell na padala ng langit ito sa kanila. Ramdam niya ang mamasamasang mga mata. Alam niyang walang lalaking aako at magpapanggap na ama ng hindi nila kadugong mga bata. Pero hindi ang binatang ito. Manganganak pa lang siya ay nakita na niya ang tunay na pagmamalasakit ito para sa kanila. Marahang binuksan ni Kael ang pinto. Narinig niya ang pag-iyak ng mga bata sa kwarto. Si Jay naman ay nag-aalog ng isang maliit na breastfeeding bottle. Sandali lang mga anak ha, mag-isa lang si mommy. Kausap pa nito habang hindi alam kung sinong uunahin. Ikaw muna Grace ha! Inuna nito ang kambal na babae bago muling bumalik sa mesa kung nasaan ang mga gatas. Napahinto pa siya nang mahulog ang takip na hawak-hawak. Hinawi ni Jane ang buhok. Ramdam niya ang pagod at pagkaaligaga. Hanggang sa may pumulot niyon. Seryosong kinuha ng binata ang takip at ang hawak niya. Ito na rin ang nagpatuloy sa pagtimpla ng gatas. Ako nang gagawa niyan. Ako na! Seryoso silang nagkatinginan nang iiwas ni Kael ang kamay. Magpahinga ka na muna dyan. Dahan-dahang inukupahan ni Jane ang kama at umupo. Pinagmamasdan niya ang mga anak. Si Gabe ang kinarga niya dahil patuloy ito sa pag-iyak. Here. Ibinigay ni Kael ang gata sa batang karga niya bago ito umupo at si Grayson naman ang binuhat. Salamat. Yung sahod mo nga pala, ibibigay ko mamaya. Dadagdagan ko na lang sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Pauna ni Jane. Hindi sumagot ang binata kaya lihim niya itong pinagmasdan. Masaya na sana siya kung maririnig niyang ipagsawalang bahala nito ang tungkol sa pera. Pero wala siyang narinig kay Kael. Nasaan ang tatay nila? Basag ng bilyonaryo sa katahimikan nang lingain siya. Sandali siyang huminga ng malalim. It's okay. You don't have to answer. Segunda naman ng binata. Kasama ko sa trabaho sa Taiwan. Simulang kwento ni Jane habang nakahawak sa bote ng gatas. At nakatitig sa kawalan. Ipinangako niyang papakasalan ako. Pero noong unang buwan pa lang ng pagbubuntis ko, parang bula na lang siyang nawala. Mahina ang pagbuga ng hangin ni Kael. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip ng lalaking iyon para iwan ang isang babaeng nagdadala ng hindi lang isa, kundi tatlong mga biyaya. Gusto kong magsisi. Patuloy ng maluhaluhang si Jane. Pero naisip ko, kung hindi ko siya nakilala, wala akong Grayson
Grace at Gabe ngayon. Ngumiti pa ang ina ng mga bata na ikinatango ng ulo niya. Hindi ba? Pinagtagpo pa nito ang tingin nila. Tama ka. Pagsang-ayo naman ni Kael. Siguradong kung hindi nangyari ang nangyari sa'yo, wala ako ngayon sa kwarto mo. Dagdag pa niya habang nakangiti. Nagkatitigan sila at nasilayan niya ang ngiti ni Jane. At habang pinagmamasdan ito, nasagot ang tanong kung bakit tinutulungan niya ang mag-iina. Dahil ito ang kinasisiya ng loob niya. Marahang bumangon si Jane. Agad niyang nilinga ang katabi. Pero wala na roon ang mga anak. Nang silipin ang alarm clock ay tanghali na. Nagmamadali siyang bumaba ng kama. Mama, yung mga bat! Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang matanaw sa sala si Kael. Naging marahan ang pagbaba niya. Nakita niyang pinatutulog nito si Gabe at sumilip pa sa crib para bantayan naman ang tulog pang kambal. Hindi lang ang labi niya ang nakangiti, ganon na rin ang puso. Nangilid pa ang luha dahil sa saya. Kung hindi niya alam ang totoo sa sarili, maniniwala siyang tunay na ama talaga ng mga anak ang kasamang binata. Nagulat pa si Jane sa nililikhang tunog ng suot-suot niyang tsinela sa baitang ng hagdan. Otomatikong luminga si Kael, nahihiya naman siyang ngumiti. Gising ka na pala. Bati nito bago sandaling tumalikod at maingat na inilagay sa crib si Gabe. Bago muling humarap at hinila ang laylayan na suot-suot na puting kamiseta. Umalis ang mama mo, kaya ako ang nagluto. Sinundan niya ito ng tingin patungo sa lamesa sa kusina. Umupo ka na. Alangan itong utos sa kanya. Marahan naman na bumaba si Jane at nagdiretso sa mesa. Naroon ang pananghalian na niluto nito. Napatingin pa siya kay Kael nang alalayan siyang maupo. Upo ka na. Maliit ang ginawa niyang pagtango. Ikaw. Nahihiyang alok niya rito. May ilang segundong naghinang ang mata nila at dahil tahimik ay naririnig niya ang tibok ng puso. Kaya mabilis at kunwaring pinatuunan niya ng atensyon ang pagkain. Mukhang masarap to. Kaswal-kaswalan niyang wika. Of course. Deserve mong kumain ng masarap sa maghapon at magdamag mong pag-aalaga sa triplets. Nagtaas ng paningin si Jane at napangiti. Magaan sa puso na marinig na pahalagahan nito ang sakripisyo niya bilang isang ina. Here's your water. Agad niyang kinuha ang iniabot ni Kael. Natigilan pa sila nang magdikit ang kanilang mga kamay. Nagtagpo tuloy ang tingin nila. Huwag mo na akong intindihin. Kaya ko ng sarili ko. At saka wala na akong ibabayad sa serbisyo mo. Hindi naman ako nagpapabayad. Gusto ko tong ginagawa ko. Nasamid siya sa narinig. Okay ka lang? Alerto siyang nilapitan ni Kael. Hinaplos-haplos ang kanyang likod na iniwas niya at tumalikod. Jane! Patuloy sa paglapit ang binata sa lumalayong ina ng mga bata. Marahan niyang hinawakan ito sa braso at iniharap. Nang humarap sa Jane, ay pilit itong bumibitaw sa pagkakahawak niya. Anong nangyayari rito? Sabay silang napalingon. Naroon si Divina sa pinto at nakakunot noo. Nag-aaway ba kayo? Nagkatinginan sila ni Kael. Ibubukas pa lang niya ang bibig nang akbayan siya nang nagpapanggap na ama ng mga anak. Hindi po, Mama. Mama? Mahinang ulit niya at aangal ang anyo nang tingalain ito. Pero ngumiti sa kanya ang binata. Naglalambingan lang. Itong soon-to-be Mrs. ko ho kasi nagtatampo. Di ba? Kaswal na sinalubong ni Kael ang tingin niya habang may banta ang ngiti sa labi. Opo, Mama. Napipilitan na tugon ni Jane at hinawakan ang kamay na nasa balikat niya. Kasama ko nga palang kaibigan mo, Kael. Nang pumasok si Divina ay nasa likod nito si Brandon. Nakita niya ang maliit na pagkagulat nito nang makitang nakaakbay siya sa ina ng mga bata. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa Australia. Balita sa kanya ng gwardiya habang nasa labas sila ng bahay. Gusto raw kayong makausap ng sekretary niyo doon.
patuloy nito. Alright, magpapaalam lang ako sa kanila. Sir, wala ho ba kayong balak sabihin sa kanila kung anong klase kayong tao? Nagdugtong ang kilay ni Kael. Na hindi kayo isang babysitter, kundi isang bilyonaryo. Wika ni Brandon. Marahas niyang nahigit ang hininga. Siguradong sa oras na sasabihin niya ang estado sa buhay, maiisip ni Jane ang inalok na trabaho sa kanya. At baka maisip pa na alisin siya bilang nagpapanggap na ama ng triplets. Kailangan niyo rin pong pumunta sa Australia. Di pa ako babalik doon, Brandon. Putol niya agad at diretsyong sinalubong ang tingin ng gwardya. At yung tungkol sa pagiging bilyonaryo ko, hindi naman makakatulong kung sasabihin ko yon sa pagkakataon na ito. Ang kailangan nila ay isang magpapanggap na ama at iyon ang gagawin ko. Litanya ng binata. Jane, tawagin mo na si Kael! Utos ni Divina sa anak. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Sa pagbukas ay naroon na agad ang binata na bubuksan pa lang ang hawak niya. Napakurap pa siya nang magtama ang mata nila. Halina kayo! Sabay-sabay na tayong maghapunan para makapagpahinga ng maayos! Sigaw na Divina mula sa kusina. Napalanok si Kael bago sinulyapan ang kaharap na si Jane. Sumabay ka na sa amin. Alok niya. Sure. Hinintay niya itong makapasok. Nauna pa ngang bahagya sa kanya ang binata. Pero inabot nito ang palad niya. Nagtaas siya ng tingin. Come on, pumasok na tayo. Saad nito? Wala siyang nagawa kundi sumunod. Lalo na't pinanonood sila ng ina. Maginoong pinaghila siya ng silya ni Kael. Tinatanong ng mga kapitbahay natin kung anong trabaho raw ng tulad mong ubod na ng gwapo may kotse pa. Kwento ni Divina nang magsimula silang kumain. Ang sabi ko magkasama kayo sa trabaho ni Jane sa Taiwan, pero ayaw maniwala dahil mukha ka raw mayaman. Patuloy nito. Napaisip naman si Jane. Siguradong noong araw na nanganak siya, galing sa airport ang kotse nito. Malakas ang kutob niyang OFW din si Kael katulad niya. Oho, sa company din ako nagtatrabaho. Nanginginig na tinig na sagot ng binata at tumungga ng tubig. Tungkol sa kasal ninyo! Naibugan niya ang tubig na laman ng bibig nang marinig ang sinunod na sinabi ng ginang. Oh, anong nakakagulat doon? May tatlo na kayong mga anak at nagsasama na kayo sa iisang bahay. Sa iyo na rin nakaapelyido ang triplets. Otomatikong tinignan siya ni Jane. Kasal na lang ang kulang. Mama! Bumuelo si Jane para sumingit. Bakit ba? Nakikita ko naman na mahal ninyo ang isa't isa. Patuloy ni Divina na ikinatigil ng dalawa at marahang napatingin sa isa't isa. Tingnan niyo nga ang tinginan ninyo sa isa't isa. Kasal na lang talaga ang kulang para maging legal kayo at karapat dapat sa mata ng Diyos. Hindi pa rin sumusukong pahayag ng kanyang ina. Natapos ang hapunan nang hindi niya nalasahan ang kinain. Kakaiba rin ang pakiramdam na iisang pulgada lang ang layo sa kanya ni Kael. Ang lalaking naiipit sa sitwasyon at responsibilidad sa kanilang mag-iina. Huminga ng malalim si Jane bago binuksan ang pinto. Naabutan niyang nilalaro ng binata ang tatlong kambal. Napangiti pa siya ng maliit. Sumeryoso lang siya ng balinga nito. Bumaba sa kama si Kael na nilapitan naman niya. Heto. Nahihiyang inabot ng kamay niya ang ilang libong pera. Gising pa si Mama kaya baka mamaya ka pa makauwi. Wika pa niya. Nakita niyang nasa pera ang seryosong atensyon ng kaharap. Kaya muli niyang nilapit ang hawak. Sahod mo, dinagdagan ko na yan. Kumurap ang mata ni Kael at tinitigan si Jane. Balak ko na rin sabihin ang totoo kay Mama. Nagkaroon ng linya sa noo si Kael. Pilit na ngumiti sa kanya ang ina ng mga bata. Kahit na aaninag niya ang mga luha nito. Naiipit ka na rin kasi. At saka, alam ko na maiintindihan ni Mama. Baka kasi patuloy niyang hilingin na ikasal tayong dalawa. Hindi pa kakasalan kita. Puwang ang labi ni Jane sa narinig. Nakita pa niya ang paggalaw ng lalamunan ni Kael habang nakikipagtitigan sa kanya. Totohanin natin ang lahat. Dugtong pa nito.
hindi na magkakaila si Kael sa nararamdaman. Sa maikling panahon, sina Grayson, Grace at Gabe at ang ina ng mga ito ang nagpabago sa buhay niya sa isang kisap mata. Wala ito noon sa plano niya, pero dumating nang hindi niya inaasahan. Kauna-unahang nakaramdam siya ng saya, hindi dahil sa material na bagay o dahil sa bilyong pera na mayroon siya. Masaya siya dahil pakiramdam niya nagkaroon siya ng pamilya. Naging ama siya na hindi niya akalang magagawa niya. Anong totohanin? Naguguluhang tanong ni Jane. Papakasalan kita. Bakit mo ako papakasalan? Putol niya rito. Naghinang ang mata nila. Wala akong ibabayad sa kasal na sinasabi mo. Ang kaya lang bayaran ng pera ko ay ang pagpapanggap mo bilang tatay ng mga anak ko. Mahabang paliwanag niya. Papakasalan kita kasi. Nabitin pa ang sasabihin ni Kael nang matitigan si Jane. Hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niyang emosyon sa kaharap na binata. Papakasalan ba siya nito dahil lang naaawa sa kanya? Sa kanilang mag-iina? Hindi mo ako kailangang pakasalan dahil lang wala ang ama ng mga anak ko. Hindi awa ang sasagip sa amin. Pigil ang luha niyang wika. Jane. Binata ka, Kael. Tatlo na ang anak ko. At ang akuin ang responsibilidad ng iba dahil naawa ka sa amin? Hindi mo yun kailangan gawin. Huwag mo akong kaawaan at pakasalan. Kinuha niya ang palad ng kaharap at inilagay doon ang pera. Sa pagtalikod ni Jane, ay doon lang pumatak ang nag-uunahan ng mga luha niya. Hindi niya gugustuhin pakasalan dahil lang sa awa at hindi niya rin hahayaan na ibigay sa iba ang responsibilidad para sa mga anak. Lalo na kay Kael. Sobra-sobra na ang tulong nito sa kanya at ang pakasalan siya ay labis na. Kung magpapakasal man siya, doon sa taong mahal siya at mahal niya. Si Kael! Natigilan si Jane sa pagpapatulog ng anak nang makita ang tiyuhin. Pilit siyang ngumiti rito. May pinuntahan lang ho. Kaila niya, kahit na hanggang ngayong tanghali ay hindi pa rin ito bumabalik. Ganon ba? May pinabibili kasi sa akin yon nung nakaraan. Aniya ng tiyuhin. Nagtataka siyang tumayo at lumapit dito. Ang sabi ko, yung tita Josie mo nagtatrabaho sa aming farm sa Benguet. Kwento nito, nakikinig naman siya. Tinanong ni Kael kung sa flower farm ba. Kaya nung sinabi kong oo, nagbili na ibili ka ng rosas. Doon lang nakita ni Jane ang pumpon ng mga sariwang rosas na pula. Iniabot sa kanya iyon ng tiyuhin. Mahigpit niyang bilin sa akin noong hindi pa siya lasing. Rosas na pula raw ay bibigay ko sa iyo. Nag-ipon ang mga luha niya. Pamangkin, naka-jackpot ka kay Kael. Hindi lang responsable, romantiko pa ang ama ng mga anak mo. Ngiting-ngiting puri nito. Tumatango siya habang umiiyak. Oo nga ho. Pagsang-ayon niya, ramdam niya ang puso. Masyado bang maaga para tumibok agad ito sa iba? Makatwiran ba ang nararamdaman niyang paghanga sa lalaking nagpapanggap na ama ng mga anak niya? Lalo na't pinapakita at pinaparamdam nito ang pagmamahal at pagpapahalaga na hindi niya kailanman nadama sa iba? Iyong mga bata po? Tanong ni Jane sa ina nang bumaba sa hagdan. Nasa labas pinaiinita ni Kael. Nahigit niya ang hininga nang marinig ang pangalan na iyon. Tumanaw siya sa labas ng kanilang bahay. Natawagan ko na ho ang sekretaryan niyo sa Australia. Sinabi ko na hindi po kayo makaka-flight. Napakunot noo siya nang marinig ang sinasabi ni Brandon kay Kael. Kasalukuyan siyang nasa pinto at hindi sinasadyang marinig ang mga ito. Kung gusto niyo makasama ang mga bata at si Miss Jane, sabihin niyo sa kanyang totoo niyong pagkatao. Patuloy nito. Mas lalong lumalim ang linya sa kanyang noo. Totoong pagkatao? Huminga ng malalim si Kael at sinulya pa ng mga batang nasa stroller na nasisinaga ng sikat ng araw ngayong umaga. Gusto na niyang magtapat ng katotohanan. Ganoon na rin ang nararamdaman at dahilan kung bakit gusto na niyang totohanin ang lahat. Sa mga nagdaang araw, napamahal na siya sa tatlong bata. Nang iluwal ang mga ito ng ina, nagkaroon ng mga ito ng hindi maipaliwanag na puwang sa puso niya.
Ganoon na rin si Jane. Gusto niya itong tulungan itaguyod sina Grayson, Grace at Gabe. Hiling niya maging isa silang pamilya. Pamilya na hindi dahil sa awa, kundi pamilyang nabuo dahil sa pag-ibig na itinadhana ng Diyos para sa kanila. Napaupo sa kama si Jane at binitawan doon ang hawak na cellphone. Hinanap niya ang kasagutan sa pagkatao ni Kael. At hindi niya inaasahan ang katotohanang malalaman. Jane! Matapos kumatok ay pumasok si Kael. Otomatikong nagtagpo ang mata nila. Lumapit siya sa kama kung nasaan ito. Ready na yung breakfast. Seryosong tumayo si Jane. Bakit hindi mo sinabi? Tanong nito. Naguluhan naman ang anyo ng binata. Maluhaluhang naalala niya ang pagkakataon na binigyan niya ito ng pera. Sahod na barya lamang kung tutuusin para rito. What are you talking about? Tanong ni Kael. Bakit mo tinanggap na maging ama ng mga anak ko kahit na hindi mo naman talaga kailangan ng pera? Napakurap ang binata. Bakit hindi mo sinabi ang totoo na isa kang bilyonaryo? Jane. Akmang lalapit si Kael nang umatras siya. Bakit? Mas mahinang tanong ni Jane. Kasi kapag inamin ko sa'yo, di na ako magiging ama ng mga anak mo. Natigilan siya. Nakita niya ang malamlam na mga mata ni Kael. Hindi ko na sila makakasama. Pag-amin ito. Jane, umalis ka na, Kael. Awang ang labi ng bilyonaryo. Magtatapat na ako kay Mama. Nakakahiya na ang abalang ginawa namin sa'yo. Hindi mababayaran ng bariyang pera ko ang tulad mo. Hindi ako nagpapabayad. Kung ganun, bakit ka nandito? Naghinang ang mata nila at mapait siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang ina ng mga batang gusto niyang makasama. Dahil mahal ko ang mga bata. At mahal kita, Jane. Hindi ko alam kung paano magsisimula kung wala kayo sa tabi ko. Tumulo ang mga luha niya. Paano pa ako ngayon maniniwala sa'yo? Kung una pa lang, hindi mo na sinabi sa akin ang totoo. Hindi nakasagot si Kael. Hindi madali ang maging responsable sa anak ng iba. Kaya umalis ka na. Tinalikuran siya ni Jane dahilan para pumatak ang kanyang mga luha. Akala ko talaga si Kael ang ama ng mga anak mo. Nilingan ni Jane ang ina. Naroon sila sa terrace at binabantayan ang mga bata na magkakatabi sa crib. May dalawang araw na rin matapos umalis si Kael at ipagtapat niya ang totoo. Nung una pa lang, hindi ko na pinagdududahan ang pagkataon niya. Nakikita ko kasi ang pagmamahal na mayroon siya para sa mga bata at sa iyo, Jane. Patuloy nito. Malungkot siyang napangiti at pinagmasda ng mga anak. Nahihiya ho ako sa tuwing iniisip ko ang mga nangyari. Iyong inalok at perang ibinigay ko sa kanya. Isipin niyo, isa siyang bilyonaryo tapos nagtitiis sa sitwasyon kung nasaan ako. Sagot naman niya. Ang tawag doon, pagmamahal. Dahan-dahang napatingin si Jane kay Divina. Kalmado ito habang nakangiti. Magkakaiba ang mukha ng pag-ibig, anak. Iba-iba rin ang paraan ng pagpaparamdam niyon sa taong mahal mo. Kumurap ang naluluha niyang mga mata. Bungangera man akong ina. Iyon lang ang paraan ko para ingatan ka dahil mahal kita, anak. Inabot ng naluluhang si Divina ang kamay ni Jane at pinisil. Patawarin mo ako kung hindi ako naging katulad ng ibang ina, ha? At dahil doon, nagawa mong itago ang lahat habang gusto mong may dumamay sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, nandito lang ako palagi para sa mga apo ko at para sa'yo, anak. At alam ko rin, hindi kanya pababayaan. Itinuro nito ang langit. Siguradong may ipapadala siya sa'yo na magiging liwanag sa madilimong mundo. May luha sa pisnging tumango si Jane. Naalala niya ang araw na humingi siya ng tulong sa Diyos at ang bilyonaryong iyon ang ipinadala sa kanya. Naputol ang usapan ng mag-ina na bigla na lang bumukas ang kanilang gate. Agad siyang napatayo nang makita si Jeff. Nasaan ang mga apo ko? Sugod ng nanay nang nakabuntis sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong kay Jeff. Kukunin ko ang mga anak ko. Isang sampal ang ibinigay niya rito. Ang kapal ng mukha mo? At sino ka para kunin ng mga batang basta mo nalang pinabayaan? Ako ang ama niyan. Pero hindi ka nagpakaama.
natigilan ang dating kasintahan. Hoy! Kayo mag-ina! Magsilayas kayo rito hanggat nakapagtitimpi pa ako! Aniya naman ni Divina. Kukunin ko ang mga bata at dadalhin sa abroad. Talo nung ipapakain ni Jane sa tatlong yan. Wala na siyang trabaho at kung may ipon man siya galing sa pag-aabroad, saan makakarating yun? Hindi na nakasagot si Jane nang sugurin ng nanay niya ang ina ni Jeff. Mama! Tawag niya. Jeff! Sigaw niya nang makitang nakadukwang ito sa crib ng tulog ng mga bata. Hinawi lang si Jane ang dating nobyo dahilan para mapaupo ito. Napakunot noo si Kael nang huminto sa tapat ng nakaawang na gate. Narinig niya ang kumosyon sa loob kaya mabilis siyang bumaba ng kotse kasunod si Brandon. Jane! Sigaw niya at tumakbo palapit dito. Ang gwardya naman ay pinigilan ang mag-ina ni Jeff. Agad niyang inalalayang tumayo si Jane. Kael? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong nito habang nakahawak sa kanya. Tulungan mo ako! Kukunin nila yung triplets! Sumbong niya rito. Otomatikong bumaling ito kay Jeff. Hinawakan siya sa braso at inilayo sa crib ng mga bata. Sino naman to? Tanong ni Jeff. Ako ang ama ng mga bata. Napatingin si Jane sa bilyonaryo. Ano? Gulong-gulong aniya ng dating kasintahan. Paano naging ikaw ang ama ng mga batang yan? Dagdag pa nito. Gusto mo makita ang birth certificate nila? Nakangising tanong ni Kael. Anong ibig sabihin nito, Jane? Tanong ni Jeff. Siya ang tumulong sa amin mag-iina, pero hindi siya ang ama nila. Siya ang naroon nung kailangan ng mga bata. Hanggang ngayon, nandito siya para sa mga anak ko. Seryosong sagot niya. Si Kael ang nagpakaama sa kanila. Inalagaan at minahal niya mga anak ko ng buong puso. Nagkatinginan sila ni Kael at naiiyak siyang ngumiti rito. Kaya oo, siya lang ang ama ng mga anak ko. Aniyan niyang dagdag. Napangiti ang naluluhang bilyonaryo. Magdedemanda kami! Singhal ng nanay ni Jeff. Go ahead. Si Kael ang kasual na sumagot. Hindi papanigan ng batas ang lalaking unang buwan pa lang ng pagbubuntis ni Jane ay hindi na nagpakita. Pahayag niya. Natigilan ang mag-ina at walang nagawa kundi umalis. Sinilip niya muna ang mga batang nagising. Bago si Jane. Ayos ka lang. Hinagod siya ng tingin ni Kael nang makalapit sa harap niya. Tumingala siya rito at nagtagpo ang kanilang mga tingin. Nasaktan ka ba? Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha niya. Umiling naman si Jane. Hindi nila makukuha ang triplet sa'yo. Tutulungan kita kahit saang korte umabot ang kaso. Maraming salamat, Kael. Naghinang ang mga mata nila. Lagi kang dumadating kapag kailangan namin ng tulong ng mga bata. Hindi ko kayo kayang pabayaan. Sa narinig ay tuluyang nahulog ang puso niya. Yung sinabi mo noong isang gabi, ganoon pa rin ba ang nararamdaman mo para sa mga bata? Oo naman. Sa akin. Tinitiga ni Kael sa mga mata si Jane at hinawakan sa magkabilang pisngi. Walang nagbago. Mahal pa rin kita, Jane. Nakangiting tugon ito. Handa ka bang samahan ako palakihin sina Grayson, Gabe at Grace? Tanong ni Jane. Of course. Naiiyak na sagot ni Kael. Hinawakan niya ang kamay ng lalaking gusto niyang makasama sa pagpapalaki ng triplets. Salamat sa pag-ibig na mayroon ka para sa mga bata at sa akin. Sana sapat na rin na mahal kita para makasama ka. Halos maiyak si Kael sa narinig. Sobra-sobra yun, Jane. Pangako, aalagaan ko kayo ng mga anak natin habang buhay. Sabik nilang niyakap ang isa't isa. At habang hawak ang likod ng lalaking piniling makasama, nakita niya ang tatlong kambal na nakahiga at nakangiting pinagmamasdan sila. Kinasal sila matapos ang halos tatlong taon na relasyon. Sina Grayson, Gabe ang kanilang naging ring bearers at si Grace naman ang flower girl. Ngayon ay nasa Australia na sila, kasama ang ina. Wala na rin siyang narinig kay Jeff na tingin niya ay hinayaan na talaga sila. Si Kael na asawa niyang bilyonaryo ay ibibigay ang lahat-lahat sa kanilang pamilya. Hindi lang material na mga bagay,
kung hindi ang pag-ibig na hindi niya kayang sukatin. Noon at hanggang ngayon, tunay na anak ang turing nito sa tatlong kambal na araw-araw niyang pinasasalamatan sa asawa. Naniniwala siyang ito talaga ang anghel na padala ng Diyos sa kanya noong humiling siya. Totoo nga sigurong may dahilan kung bakit may mga taong dumadating sa buhay ng isang tao at malalaman mo kung ano iyon kung mananatili ito sa buhay mo. Wakas!